Alright, hi guys, good day everyone, and welcome sa bagong vlog natin for today. Alright, so medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog for siguro mga isa, dalawa, tatlong buwan siguro. Pero right now, let's do this consistently, alright? So, nandito ngayon si Jim. Okay, so basically kakatapos ko lang po ng first workout ko. And of course, kung first time mo dito sa aking channel, subscribe. Okay, subscribe ka para mga next videos natin, mga trainings natin na parating, alright, lagi kang updated, alright? So anyway, ang topic po natin for today is burnout. Okay, so napakarami po mga tao hindi nagsasucceed because dumaan po sa ganyan. Alright, eventually they quit. Okay, ang burnout kasi normally labanan ng utak tsaka puso eh. So nangyayari, alright, hindi na gumagalaw, hindi na humahataw kasi na-burnout na. Alright, talagang ano, isa yan sa mga reason kung bakit maraming mga potential na tao hindi nagbago buhay nila because hindi kinayanan yung burnout. But you have to understand whether you like it or not. Alright, lahat tayo dadaan sa ganyan. It's just a matter of paano mo siya i-handle. Alright, ako ilang nangyari din sa akin ilang beses yan. But then again, buti na lang may mga trainers, may mga ituturo paano siya gagawin. And ito, isa sa mga suggestions ko. Alright, mga tips ko para pag dumaan ka sa burnout or nasa burnout stage ka right now, alright, ito yung mga dapat mong gawin. Okay? So let's start. So, number one, surround yourself sa mga taong same ng mission mo. Okay? Kaya kung nasa iba, sa negosyo ka na, like for example, sa industry na ginagawa natin, kailangan kasama mo lagi yung mga kumikita na malaki, yung mga taong parehas na gustong mangyari sa buhay. Kasi diretsahan tayo, kung nakakaramdam ka ng pagka-down, pag lagi mo kasama yung mga taong hype na hype, gigil na gigil, alright, dahan-dahan ang mangyayari, masabi-saya pa matakdan, okay? Mahahawaan ka sa kanila at eventually yung burnout mawawala. Kasi same kayo ng direksyon eh, alright? Surround yourself with the people who have the same mission as you are, alright? Na gusto rin magkaroon ng kotse, gusto magkaroon ng kahit lupa, makuha pang pangarap nila, alright? Kasi pag yan na nakikita at may nakikita mo yung makasamahan mo, na doon din papunta, alright, lalo kang magigigil eh, alright, lalo kang ma-excite, okay? So, ang dilema lang yan, huwag mo lang i-compare ang success mo sa kanila, alright? Kasi iba-iba ng kwento eh, baka mamaya i-compare mo, bakit ba sila ganyan, kumikita na malaki, yung mayaman na, nagkakakotse na, bakit ako ganito? Mas lalo kang mag-burnout. Ang kailangan mo lang maintindihan, kailangan mo makasama sila. Okay, kailangan mo surround ka sa kanila. Alright, but then again, you have to understand, may kanya-kanyang kwento yan. Alright, may mga times sila yung mauna. Okay, may mga times ikaw rin yung mauna. Alright, it doesn't matter. What matters most, alright, kung saan ang direksyon nyo. Alright, kasi sigurado yan, kung saan sila papunta, o ano nang kukuha nila, ganun rin ang makukuha mo. Alright, mahahawa ka sa excitement nila, sa gigil nila, sa mga pangarap nila, sa mga gusto mangyari sa buhay nila. Kaya ikaw, lalo kang magigigil. Alright, so that's the first one. Surround yourself. Kaya huwag ka ma-detach sa grupo mo. Okay, huwag ka ma-detach sa system ng organization ninyo. Huwag ka ma-umalis dyan. Alright, kailangan sumukay. Para yan siyang bonfire. Ang bonfire, alright, ang mangyayari, di ba, lalong magliliyab yan pagka sumabay ka. Pag nilayo mo sarili mo, okay, dahan-dahan, mawawala yung fire. Alright, dahan-dahan, sabi-saya pa mapalong, okay, mawawala. Alright, and eventually, mawawala ka sa ginagawa natin. Alright, and you are part of the people na laging nagne-negative sa negosyo natin. Kasi bakit di mo kinayanan? Kaya nga, kailangan sumabay ka natin. Okay, huwag kang mawawala. Ayos ba yan? Sumabay ka sa grupo mo. Pangalawa, find a mentor, not a tormentor. Okay, may mga tao kasi, kung sino yung mga lagi mo kasama, yung mga tao na hinihila ka pababa, walang paniniwala sa'yo, sinisira ang pangarap mo. Alright? Mas lalo, pag yan ang lagi mo kasama, mangyayari dyan, magtataka na lang bigla. Okay, mawawala ka na ng belief sa sarili mo, mawawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili mo, and eventually, hindi ka nagagalaw. Tawag dun burnout. Alright, so kailangan harapan ng mentors, lalo na yung mga proven mentor. Hindi ko sinasabing mentor lang, mentors. Alright, ako, I have lots of mentors. I have mentors sa relationships, sa spiritual, sa business, even sa dito, sa physical, sa exercise. Alright, sa workout, meron din ako. Of course, sa business organization natin, meron din. Okay, sa system natin. Alright, na ginagawa natin. So, find mentors kasi sila po yung magiging guide ninyo. Okay, kasi pag wala kang guide, walang nagtuturo sa'yo, para ka isang bata na walang parents, walang nagtuturo, kaya napapariwara. Kaya nawawala at nawawala ng direction. Diba? So, find a mentor, alright, na magtuturo sa'yo. Siya yung magiging, kumbaga ba, kung ikaw nalulobat, siya yung magiging charger mo. Okay, siya yung parang,
kukuhanan mo ng lakas para lalo kang magigigil ulit. Next, okay, kailangan mo maintindihan ang failure at success. Alright? Maraming nag-burnout because dumadaan sa failure. You have to understand, failure is part of success. Hindi ka magsasucceed unless di mo dadaanan yung failure. Kaya pag dumaan ka ngayon ng pagbagsak, huwag ka mag-ala. Okay, ang failure naman, maging failure lang yan pag hindi ka natututo eh. Pero pag natuto ka, hindi failure yun. Alright, another stepping stone yun papunta ng success mo. Okay, kailangan mo maintindihan yan. Kasi every now and then, in fact, even if you are successful, marami ka pa rin failures na dadaanan. Okay, kaya difference lang kasi naramdaman mo, lalo sa mga successful, alam nila yan, difference lang, nahahandle na maayos siya kasi alam nila, actually nakaka-excite pag nafe-fail ka kasi marami ka matututunan. Tama? Mas marami ka pa matutunan sa failure kaysa sa success eh. Okay, kasi yun yung parang tawag dito, yun yung magbibigay sa'yo ng success mo kasi doon ka matututo eh. Alright, so again, kung ikaw dumadaan ngayon ng failures, may mga bagay ka na gusto mo makuha, hindi mo nakukuha, don't you worry, aralin mo lang. Alright, matuto ka lang sa failures na lang. And of course, if you fall down, tayo lang ng tayo. Alright, tayo lang ng tayo. Alright, next, of course, trainings. Huwag na huwag kang mawala sa lahat ng trainings, okay? Huwag kang tamarin dyan. Okay, kasi bakit? Ang trainings is very, very important. Hindi ka magiging police pag walang training. Hindi ka matatapos sa isang bagay pag walang training. Kailangan may trainings, kailangan matututo ka. Ang lagi nga sinasabi natin dyan, the level of your income is the level of your knowledge. Pag wala kang alam, wala kang kikitain. Alright, so kailangan umatend ka ng mga trainings. Trainings ng grupo mo, huwag ka mawawala, huwag ka mag-absent. Alright? Gathering, huwag ka mawawala. Buti ka ngayon, online na. You can do the business, you can learn. Okay, ang trainings natin, mga Zoom meetings na. Alright, so doon matututo ka. Huwag ka mawawala dyan kasi diretsahan tayo. Yun yung magiging bala mo. Manny Pacquiao will be not, ang Manny Pacquiao, hindi pa magiging Manny Pacquiao pag di dumaan sa malupit na trainings yan. Okay, kaya ng master niya ang craft. Bakit kailangan mo magkaroon ng trainings? Alright, kasi pag na-master mo ang craft, okay, para mag-e-enjoy ka na lang sa ginagawa mo kasi na-master mo na siya. Alright, and most of the people na di-disappoint kasi walang training. Alright, pag tinatrabaho niya ng business, ang nangyari walang training, na di-disappoint siya, na-burnout kasi walang training. Okay, so ikaw, nandiyan nakikinig ka sa akin ngayon. Alright, umattend ka ng training. Alright, kung sa tingin mo magaling ka na, ang knife nga, kahit gano'ng kabago yan, naluluma din yan, di ba? Nawawala din yung tulis niya. Anong kailangan mo, hahasahin mo ulit yan. Di ba? Parang yung mga tulis ulit. Same thing sa akin. Kailangan umattend ka lagi ng trainings. Ayos ba yun? Huwag kang mawawala talaga sa mga trainings. Okay, read books, okay, bili ka ng mga libro na mga makakatulong sa negosyo natin, alright, baka katulong sa'yo, physical, emotional, alright, and of course, leadership, about everything na kailangan mo para matuto ka. Attend ka para yung utak mo, yung lahat ng mga negativity, okay, normally yung burnout, nasa utak lang yun eh, matatanggal yan, napapalitan ng mga gandang mga bagay na mas lalo ka magigigil sa pangarap mo. Alright, and of course, ito sa mga isa sa mga sikreto ko, reward, refresh, and recharge. Okay, rewardan mo rin sarili mo. Okay. Huwag mo ipagdapot yung mga bagay-bagay na pwede mo i-reward sa sarili mo. Reward mo, one day off, pwede ka, okay, mag-beach ka. Pero ngayon, syempre, pandemic right now. Pero then again, find ways na ma-recharge ka. Alright? Tawag dito, ako sa akin, ang ginagawa ko lagi, pwede bilyar, alright, hindi bang bilyar, PS4 games, PC games, alright, kami sa family, kasama ang family. Ngayon kasi pwede normally kami, pagka na kailangan ko ma-recharge, pupunta kami sa isang lugar, ng family, para ma-recharge ako lalo. Alright? Ngayon, rides. Okay? Ngayon naman kami sa family, hindi na makalabas. So, movie marathon. Alright? Enjoy na ako kasama pamilya ko. So, tinatanggal ko na yung sitwasyon ko sa toxic na utak na, alam mo yun, pag marami masyadong mga ginagawa, so, kailangan ma-recharge ka para magkaroon ka ng panibagong ideas pag na-refresh yung utak mo. Ako, nag-ride. Bumili nga ako ng big bike. May big bike din ako. Ito, workout. Of course. Okay, mag-exercise ka. Alright, huwag mo kalimutan katawan mo. Okay, kailangan mag-workout ka. Okay, kailangan mag-exercise ka. Kasi kahit na naging successful ka, okay, kumita ka ng malaki, tapos mamaya-maya may problema sa health mo, edi burnout ka na naman ulit. Mawawala ka naman. Kaya kailangan ipagsabay mo yan. Balanse. Alright, so ganun. I-refresh mo sarili mo, recharge ka one day after ma-refresh siya. Right after that, panggigilan mo ulit, work really, really hard.
Okay, most of the time, marami rin mga tao na tuloy na lang sa comfort zone. Okay, nag-relax na lang. So wala pa rin mangyayari kasi wala pong mag-grow sa comfort zone. So right after niyan, laban agad, trabaho agad, invite agad, hakot agad, build organization. Okay, panggigilan mo ulit, magpalaki ng negosyo. Alright, again, even Manny Pacquiao, ilang beses na bumagsak. Even Muhammad Ali, ilang beses bumagsak yan. Alright, eto, meron nga ako dito. Oh, di ba? Ibang, pero lumalaban yan, di ba? Sabi pa nga ni Muhammad Ali, di ba? Sabi niya, I hate every minute of training. Okay? But I want to live my life as a champion. Alright, kaya training, reward yourself, refresh. Alright, and of course, syempre, pag mag-reward ka naman sa sarili mo, baka mamaya bibili ka ng something na di mo pa kaya. Kaya ang next niyan is only spend na kaya mo. Okay? Kasi a lot of people nag-burnout kasi bakit? Bumibili ng kotse, bumibili ng mga properties, di naman pala ka pa kaya. Kaya kailangan mong gawin right now, i-manage mo na maayos yung resources na binibigay ng Panginoon sa'yo. So, kailangan mo ganyan, meron kang budgeting. Alright? Huwag ka mahiya mag-budget. Budget ka. Pag hindi ka kaya kainin, huwag mo kainin. Pag hindi kaya bilhin, huwag mo bilhin. Kasi darating tayo, mabibili mo naman yan eh. Okay, kasi nagdinegosyo ka naman eh. Pero huwag mo madali. Everything na minamadali mo, pati pagluluto yan, pag minadali mo, hindi masarap. Sa building, pag minadali, hindi maganda. Okay, so ano kailangan mong gawin ngayon is magtanim ka. Alright, hintay mo yung time. Okay, kaya nga na makukuha mo siya. Alright, kunyari kotse, kasi marami iba, kaya ano lang, para lang magkaroon ng hype ang mangyayari. Bili, tapos mamaya magkakaroon ng problema sa ano kasi biglang ng negosyo, hindi naman agad, hindi naman ano yan, ipaganong-ganon. Alright, so pag hindi ka ready, ang mangyayari lang ngayon, syempre, mababurnout kapag mawala yun. Tama, marami ako mga kilala, mga nasa industriya natin na nang dahil dyan, nawala yung potential, sayang. At isa na rin sila sa ngayon sa mga, alam mo yun, nagne-negative sa ginagawa natin. Kasi bakit? Again, hindi naman problema ginagawa, problema natin yung isa sarili natin. Problema natin yung paano natin i-handle mga bagay-bagay. Kaya again, only spend those things na kailangan mo lang, na kaya mo pa. Kaya mo lang muna. Alright? Para hindi ka ma-ano. Ako, meron akong budget niyan. Normally, 50-30-10-10 eh. Alright, 50% savings, 30% expenses. Alright, 10% lifestyle, 10% tithes. Okay, yun ako lagi. Kaya nga, may budgeting lahat yan. So, marunong ka dapat mag-budget ng iyong mga kinikita. Okay, kasi lalo ayun, Coach Warren, paano naman ako, hindi pa ako kumikita ng malaki. Kaya nga, kung maliit pa lang, hindi mo kaya i-budget, eh, paano pa yung malaki. Alright, so para hindi ka ma-burnout, ayusin mo yung funds mo. Kasi sa mga malaking bagay, bakit nab-burnout ang maraming tao sa ginagawa natin, kasi hindi marunong mag-handle ng pera. Alright, and of course, set goals. Kailangan may direction. Okay, i-review mo yung goals mo right now. I-review mo ngayon yung pangarap mo. Baka kasi mamaya, sa sobrang burnout mo, nakalimutan mo na. Gusto mo pala magkaroon ng kotse, fight lupa. Gusto mo pala mabigyan ng magandang buhay pamilya mo. Alright, so i-review mo yan. Set ka ulit ng goals. Alright, para mas lalo kang manggigigil. Okay, mas lalong, ano yun, may sense of direction. Ang burnout kasi pag once na may, nawawala ka na ng direction. Alright, para magkaroon ka ng direction, kailangan may goal ka. Alright, kaya kami pag nagra-ride kami, alright, ang lagi namin ginagawa, saan tayo pupunta, anong direction natin, anong mapa, pati ng way, saan tayo dadaan dyan, may mga lubak ba, may mga traffic ba, alright, so anong ginagawa namin, piniprepare na namin sarili namin, pero alam namin makakarating kami kung saan kami pupunta, diba, so set goals, alright, and of course, never ever give up. Okay, huwag mong tigilan yan. Maraming mga challenges na dadaan, lalo ngayon pandemic, maraming mga challenges, but you have to understand, huwag ka lang mag-give up. Alright, may tamang panahon para sa'yo. Okay, may tamang panahon ng pagsasucceed natin. Okay, kanya-kanyang kwento yan. Okay, di ba sa vlog ko, di ba? May panahon talaga yan. May panahon ng winter, may panahon ng spring, okay, may fall, okay, may panahon lahat ng bagay. Okay, kaya kailangan maging deserving ka pag dumating na yung panahon ng pagiging success. Magsasucceed ka. Alright, kasi kahit ng success, succeed ka, pag hindi mo naiintindihan yan ganyan, maniwala ka sa akin, diretsahan tayo. Okay? Babagsakan mag-burnout ulit. Kasi whether you like it ganyan, kahit magsucceed ka, dadaan ka pa rin ulit ng winter. Dadaan ka rin naman ng fall. Dadaan ka pa rin yan. Pero dadaan ka pa rin ng spring. Papuntang summer, dadaan ka pa rin yan. Okay, angat na naman yan. So, yeah, that's life. Okay? Walang buhay na puro nasa taas. Okay, may mga panahon na bumabagsak. But you have to understand, laban lang. Manny Pacquiao, every time yung bumabagsak, laban. Kapatid, kahit kumatanda pa rin siya, pero lumalaban pa rin siya. Kasi bakit? Yun yung kanyang mentality. Lumalaban siya, pumapalag siya. Alright? So, again, palag lang ng palag. Whatever is happening to you right now, okay? Palag lang ng palag. Laban lang kung laban. Okay, again, you're created a very powerful human being.
Okay, marami kang pwedeng manggawa kasi bakit ang Panginoon natin nandyan. Anak tayo ng Panginoon. And lastly, of course, don't forget to pray. Okay, pagdasal nyo lahat. Kasi marami iba, sobrang sipag, sobrang gigil, sobrang pera na iniisip. Pero nakakalimutan nila yung Panginoon. Alright, kasi ang Panginoon ang magbibigay sa atin kung ano mga dapat na deserve para sa atin. Alright, alam ko, hindi tayo papahamak ng Panginoon. Hindi pa ibibigay sa'yo, ibig sabihin hindi ka pa deserving. So, make yourself deserving. Pagdasal mo, okay, bigyan ka ng wisdom para si Solomon. Okay, binigyan siya ng wisdom. Okay, bigyan ng wisdom para yung blessing deserve na deserve mo. Alright, so again, yung burnout na yan sa malalakas na loob na tao, sa mga winners, maniwala kayo sa akin. Maliit na bagay lang po yan. Alright, so labanan po natin yan. Okay, lumabas ka. Alright, be the best of you who you could be. Alright, alam mo yung nakaka-excite yung magiging gano'ng kakalupit 1 year from now, 2 years, 3 years, 4 years from now, na lahat ng bagay ng mga challenges na meron ka dati, magiging kwento na lang. Alright, so again, more power, have a great day, and see you at the top. Again, don't forget to subscribe, like, and share. Warren Trinidad here. See you sa next vlog natin. God bless everyone.